Good morning, good morning. So update tayo sa ating mga kaibigang mga farmers, sa mga mahilig po magtatanim. So mayroon po nagtatanong at nag-confuse sa kanilang tanim na kung bakit na matagal daw na lumaki yung mga tanim nila katulad nitong mga kalbasa, mga idol. So sa video na to ay talakayin po natin kung ano ang mga dahilan kung bakit mabagal po ang paglaki ng ating bunga ng ating tanim, especially sa kalbasa po. So talakayin natin yung mga idol. So marami pong mga dahilan kung bakit mabagal po ang paglaki ng ating bunga ng ating kalbasa. So shout out po sa nag-comment kagabi sa ating mga video. So masyadong mainit na dito mga idol. At bago sa lahat ay nais ko muna magpasalamat sa inyo sa patuloy na pag subaybay sa ating channel. Malaking bagay na po yun para sa ating channel. So magandang umaga ulit mga idol. So ang ating pag-usapan ngayon ay napatungkol po sa tanim na kalbasa. Kasi po ay karamihan sa atin ay mayroon talagang katanungan, especially sa na baguhan pa lang nagtatanim, lalo na po ay apektado sa panahon natin ngayon ay napakainit, no? Lalo na sa part sa Luzon. So update tayo sa ating kalbasa mga idol at pag-usapan natin ang tungkol po sa pagtubo ng kalbasa. Okay? Tara na, let's go! So ang tungkol po sa kalbasa, kung bakit tayo ay minsan ang tanim natin ay mabagal po ang paglaki ng mga bunga, isa po sa mga dahilan ang tinatawag na una variety sa ating tinatanim na kalbasa. Alam nyo ba mga idol, kapag minsan nagko-confuse tayo bakit ang kalbasa natin ay maliliit, no? Maliliit ang bunga. So, unang factor dyan ay yung tinatawag na varieties, no? So alamin natin yung mga varieties mga idol. So pag sabi mo mga varieties, yung ano, yung variety ng ating tinatanim baka maliit, kaya yun ang dahilan na yung bunga ng ating kalbasa ay maliit po mga idol. Minsan nagtataka tayo na bakit ang liit ng mga bunga ng kalbasa. Halimbawa, kapag nagtanim tayo ng kalbasa ay bago pa lang, o kumbaga yung variety na tinanim natin ay first time natin itinanim. Kaya hindi natin alam ang size, yung sizing niya, baka maliit siya or malaki ba. So minsan nagko-confuse tayo sa party dyan. So yan ang dahilan po na kung bakit minsan ay nagtataka tayo na bakit maliit yung bunga ng ating kalbasa. So pangalawa, yung tinatawag na yung tinaniman natin, kung angkop ba ang area or ang lupa na ating tiniman. So isa po sa mga nakaapekto sa pagbunga ng ating kalbasa, no? Na mabagal po ang paglaki ng bunga ng kalbasa dahil po sa tinatawag na medyo mahina yung lupa. Kung baga hindi po maganda at hindi po mataba, in short, yung tinaniman natin mga idol. So malaga na alam natin yung ginagawa natin bago tayo mag-confuse na magduda tayo nga bakit, no? Ganun na lang, no? Napakaliit yung bunga, mabagal maglaki. So ang dahilan dyan, nauna varieties, pangalawa ay
ang tinaniman natin na lupa, kailangan naaangkop yung tanim natin. Kasi kapag ang tinaniman natin mga idol ay yung lupa na hindi mataba, sigurado po mabagal po ang paglaki ng ating kalbasa, yung mga bunga niya. So lalaki siya pero mabagal, no? Or hindi siya masyadong lumalaki. Pangatlo, yung tinatawag natin ay klima. Mahalaga itong mga idol. So minsan hindi natin hindi natin akalain na hindi lalaki yung mga bunga ng ating kalbasa or either mabagal po ang paglaki ng bunga ng ating kalbasa. Isa po sa mga dahilan yung klima, mga idol. Kapag ang klima ay tag-init, no? Kapag ang klima ng tumayming yung panahon na pagbunga ng ating kalbasa, mga idol, ay tuwing tag-init. So maapektuhan nyo ang pagtubo ng ating bunga ng ating kalbasa. So nakaapekto po yun ang matinding init. Kasi kapag i-compare natin, pag magsabi tayo na medyo maulan-ulan, malaking tulong din yung mga idol sa pagtubo ng bunga ng ating kalbasa. So kapag ay tag-init, siyempre mabagal po ang paglaki ng ating kalbasa at pwede po magkaroon ng kaunting bunga dahil po sa tinatawag natin na klima. So nakadepende sa klima ang ating pagtatanim, mga idol. So huwag kang magtaka kung bakit ay ang kalbasa mo ay mabagal ang paglaki or kaunting bunga, kasi lalo na ngayon ay tag-init, tag-tuyot, ay hindi po babasta mapunan yung pangangailangan ng bunga ng isang kalbasa kapag tag-init. So kailangan bago tayo magtanim, alam natin na kung dadaan tayo sa hindi magandang panahon, talagang nakaaapekto sa ating pananim, mga idol. Kaya ang tatlong bagay yan ay dapat natin essence na alang. Ay kasi kapag medyo maulan yung panahon, mga idol, ay ang kalbasa talagang sisibol to. Mabilis lumaki, mabilis tumaba yung mga dahon. So makikita naman natin yung kalbasa ko natanim, no, doon bandaw, dito medyo mataba siya pero medyo mabagal talaga ang paglaki ng bunga. Siguro kung naulanan, mga idol, ay talagang malaki na doon. Dito nga hindi ko na talaga nilinis yung mga damo doon kasi alam ko kasi yung mga damo, mga idol, kapag tuwing tag-tuyot at tag-init ay makatutulong yan. Pwede yan mag-produce ng lamig sa ating kalbasa. So ayun lang po, mga idol, ang sinishare ko sa video na ito, na sana po ay makatulong sa inyo to giving you a lot of ideas kung paano po, kung ano pong mga dahilan kung bakit ay ang ating kalbasa kaunting bunga, matagal lumaki. Yun po ang mga dahilan po. Uulitin ko po, tatlong bagay na pinaka importante na dapat natin malaman sa pagtatanim ng halaman, especially nitong kalbasa. Una po, kailangan alam natin yung varieties na itatanim natin. Kasi kapag ang variety na tinatanim natin ay talagang maliit siya. Maliit siya talaga. Hindi siya malaki ang bunga ng ating tinatanim, especially nitong kalbasa. Ay kung maliit, yung kumbaga mga maliit talagang size ng variety ng ating tinatanim, common sense natin yan na maliit talagang bubunga niyan. At saka maganda man ang panahon o hindi, o mataba man ang lupa o hindi, ay talagang maliit ang bunga. Kaya una-una pag nag
tanim tayo, isangalang natin yung pagpili ng magandang variety. Malaki ba? Kung ano yung gusto natin? Kung malaki bang mga bunga na gusto natin? Kaya pipili tayo sa malaking mga binhi na bibilihin natin. Kung maliit, maliit tayo, no? So, una, variety, no? Varieties na kailangan piliin natin kung magtanim tayo. Pangalawa, yung tinatawag na lupa, no? Lupa na tinaniman natin. Kahit mag-abono pa tayo mga idol, iba talaga kung ang lupa talagang mataba. Katulad nito mga idol. Kulay itim, yan. Kahit ang ano natin, yung kalbasa natin mga idol ay hindi masyadong inaalagaan natin, talagang mataba siya. At saka may diferensya ang mataba na lupa kaysa hindi mataba, kasi pag mataba ang lupa, mabilis talaga lumaki ang bunga. Pangatlo, isa sa mga dapat isang-alang natin yung panahon mga idol. So kapag tag-init, dapat alam na natin na pag tag-init yung panahon ay hindi masyadong sisibol yung kalbasa natin, hindi mabilis lumaki ang, kumbaga mabagal lumaki ang bunga ng ating kalbasa mga idol. So yun lang po ang tatlong bagay na dapat nating alam, malaman sa pagtatanim. Bago tayo po ay dadako sa pagtatanim ng mga kalbasa, dapat alam natin yan para hindi po tayo magtataka. So yun lang po mga idol, yun po ang masishare ko sa video na ito. Salamat po sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to subscribe and pakiclick na din ang notification bell para updated kayo sa kung mayroon tayong i-upload na bagong video. Salamat po at God bless.